Now, about the health hazard, no po, is there anything far worse o meron pa bang mas lalala sa basura? Yun lang po naman ang tanong natin. Noon po kasi, nung yan po ay hindi pa po nating nalilinis, isang katutak o halos maging gabundok na basura yan na ang ilalim ay punong-puno naman ng burak. So, would you imagine, meron pa po bang mas lalala doon? Yun po yung tanong natin dito po sa mga nagsasabi na merong health hazard to, no? Well, again, ito pong mga nagtatanong sa atin, ang atin naman po is bibigyan po natin sila ng benefit of the doubt, no po? Bibigyan natin na baka sakali makapaglabas sila ng kahit na isang pasyente na nadurog yung baga dahil lang dito sa dolomite, eh tayo po'y nakahanda namang bumigay at ipakita ang suporta natin sa kanilang malasakit sa taong bayan. No po, wala po tayong problema doon. Pero kadalasan po, yung mga salita nila is, it might, baka, maaari, malamang, huwag naman po. Napakalaki po ng ginastos ng pamahalaan sa proyektong ito. Napakaraming Pilipino po ang napagod nung nililinis po ito at nilagyan ng buhangin. Napakarami pong opisyal na nagtatrabaho kahit may pandemic para lang matapos itong proyektong ito. Itatapatan nyo lang kami ng malamang, maaari, it might. Huwag naman po sana. Pero Yusek, ito, since sinabi nyo na nga na kahit pa paano, binadjetan ito. Eh, yung akusasyon naman na bakit hindi nyo nalipa? May guys na mahihirap yung pera kaysa dyan gamitin dyan. Well, alam nyo po, meron po kasi tayo, yan din ang iniisip po eh. Sa totoo lang, yun nga lang, meron po tayong procurement law. Meron po tayong mga batas. At meron din po tayong tinatawag na batas sa pananalapi. No po, ang budget na pong ito ay 2019 budget, no po, na galing po sa opisina ng Pangulo para ho budgetan itong priority project niya na matapos itong Malila Bay clean up, no po. So ngayon 2019 na bid out po yung project, 2019 nag-umpisa po yan, 2019 ngayon lang po ginagawa yan. Nung nag-ECQ natigil, ngayon GCQ matatapos na, tapos yung budget ipamimigay mo para sa pandemic, eh baka naman po kami makulong dahil wala ho kaming pambayad sa kontraktor. Bakit po hindi alam ni Lenny Robredo yan? Eh, abogado pa man din siya. Well, yun nga po sabi niya, napaka-insensitive daw namin. No po, kaya hinangaan ko si Vice President Lenny Robredo sa malasakit niya sa taong bayan dahil napaka-insensitive daw namin, no po. Pero isa lang po masasabi namin, ang tanggapan po ng DENR ay inutusan ng ating Pangulo na magbigay ng 10% ng aming budget at islash to ibalik sa DBM para gagastusin sa pandemic, no po. Immediately, we came up with 1,069,000,000 pesos. Ibinalik po namin sa DBM. At hindi pa ho yan. Meron pa pong hindi dumarating na budget na hindi pa dumarating, kinuha na po yung 66 million para po sa pandemic. Yan po ba yung tinatawag ni Lenny na insensitive? Ngayon naman po, babalikan ko po si Vice President Lenny. Magkano po ibinigay ng opisina nyo sa COVID? Hindi, natengga nga yung 195 million nila eh, na medical assistant fund eh. Yun ang sinabi ng COA, natengga, hindi nagamit ng tama, na ayos. So ayun parang meron silang kulang. Eh yun na nga po sinasabi ko. Ang tanong ko po, magkano yung ibinalik nila sa DBM as a response to the call of the president na tulungan ang gobyerno dito sa COVID na to? Yun lang po naman ang tanong ko. Pero kami sa DENR, nagawa po namin yung amin pong responsibilidad na tumugon sa panawagan ng ating Pangulo para tugunan naman ang problema sa COVID. So is that insensitive? No po? Baka so, po yan, 1 billion ang ibinalik ninyo. Opo, 1 billion 69 million yung 1, una. 69, oo. Yung una pa lang yan? Oo. Yung kasunod is 66 million. Laki naman pala.
So opo, marami talaga kayo naibigay na naibalik opo para gamitin sa may hirap. Yes. Ito nga po, itong budget naman, itong beach nourishment kung tawagin, hindi ho maaaring ibalik o ibigay kanino man kasi nag-start na po yung proyekto. So kapag natapos, saan po namin kukunin yung pera? Yun lang naman po ang tanong namin kay BP Lenny. BP po ba yan? Kasi yung kanina yung kausap ko po, BP rin daw po siya eh. Si Bongbong Marcos. Oo, oh, yun talaga ang tunay na BP. Oh, yung kasama po ni Erwin Tulpo. Nil-interview po ko kanina eh. Yun ang tunay na BP. E, eto, yung po ba? Ito, nagpapanggap lang. Opo. Hindi nga nagpapanggap eh. Nag-aambisyon na maging presidente. May sarili siyang zona. May sarili siyang presscon, di ba? May sarili eh. Ayun. Okay. Anyway, since ganun po yung naging sitwasyon when it comes to budget, ito po'y budget ng 2019. Hindi natin pwedeng galawin mm-hmm ng ngayon. Okay, assuming na kasi sinasabi doon sa Bayanihan 1, pwedeng galawin kahit na anong budget basta para sa COVID. Kami naman po, kaya ayaw namin galawin, meron po kaming mandamus na inuutos ng Korte Suprema na tapusin namin itong paglilinis ng Manila Bay. E paano naman kami gagalaw kung wala kaming pera? Tama. Yun po ang amin. No po. So, damn if you do, damn if you don't. But, we found a way paano kami lulusot dyan. Ang ginawa namin, yung mga natipid namin at hindi namin gagastusin, pinagbabawas na namin para ibalik sa DBM at matugunan ang pangangailangan ng taong bayan. So, malaki na yung naibalik nyo? Para malaki sa po yung naibalik namin. Ngayon, ang tanong naman po namin pabalik kay Mrs. Robredo, very simple. Magkano po ba ibinalik naman ng opisina nyo? Yun lang po naman ang amin. Ayun. Yusek, paano daw yung issue na pag bumagyo, wala na daw yan? May isa nag-comment, pag bumagyo, wala na kagad yan. Next year, wala na yan. Well, we conducted an engineering intervention in the said project wherein meron po yan nung tinatawag na geotube na yung pong buhangin sa ibabaw, meron pong nakapaligid dyan na malaking supot na ganyan. No po, malaking geotextile yan na nakabalot pong ganyan na nakaprotekta sa buhangin mula taas pa baba. No? So ito po yung nakaganyan yan, nakalatag yan. So yung buhangin po, nasa gitna niya. No? Papunta roon sa dalampas, papunta rito sa may shoreline dito sa may seawall. No, hanggang doon. So nakaprotekta siya. Kapag umakyat yung alon bababa, tama po tayo. Magkakaroon po ng erosion unti-unti. Tama po 'yun. Pero hindi po mauubos 'yan. Kasi may harmony rin ho yung wave natin. Ito po, una. Balik pangalawa, din yan pong ganyang nourished areas, yan po mine-maintain 'yan kahit anong beach po sa Pilipinas, kailangan nino-nourish mo, kailangan mine-maintain mo. Hindi ho yan yung pababayaan mo lang, tuloy-tuloy, ani ka na ng ani sa beach mo. At ang maganda po sa beach na ito, wala pong bayad si Juan de la Cruz. Kapag pumunta po siya dyan, libre po para sa maliliit na Juan de la Cruz na mga kababayan natin. Pero baka naman yung mga rugby boy, hindi na yan ang singutin nila. Rugby, yan na ang singutin nila. Pinagbabawal na po yung mga solvent at rugby boy dyan sa lugar na yan. Pinahuli na po natin sa Manila Police District para once and for all, maging kaaya-aya na itong lugar na to, maging mabango, maayos, maging isang huwara na naman sa buong Asia. No po, isa ho sa pinakamagandang sunset view sa buong, shall I say, sa buong mundo, no? Itong sunset view natin dyan. So ngayon, since maganda po yung sunset view natin dyan, ginagawan po natin ang paraan na lalong pagandahin yung lugar. No? Ngayon, assuming lumakas talaga yung bagyo, storm surge. No? Huwag na natin sabing bagyo, storm surge na, yung parang Yolanda. Di subukan nilang tumayo rin sa kabila ng Rojas Boulevard, kung hindi, kahit doon, tangayin din sila. No po? We cannot overpower the power of nature. No po, hindi ho natin pwedeng kalabanin ito. Pero isa lang ang masasabi ko, pwede ho nating
tinatawag na i-rehabilitate yan, and at the same time, i-maintain yan. No po.